Mga kababayan, mga kabarangay, ang inyong PDEA ay hindi tumitigil upang ipatupad ang anti-drug law sa ating bansa. Ito ang sinumpaan naming tungkulin upang matugunan ang problema ng illegal na droga. Ito kaming maglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng masigasig at pinalakas na anti-drug law. Dito sa PDEA Stream ay matutunghayan natin ang kagitingan ng ating mga operatiba. Nag-establish tayo ng coordination at MOA dito sa mga courier services na previously nagagamit itong mga illegalista kung saan naglibenta sila ng illegal na droga gamit ang mga courier. Pangalawa, itong mga illegalista na ito na monitor natin na gumagamit ng mga online platforms. Kaya minomonitor natin itong mga online platforms na ito para hindi makalusot itong mga drug pusher na gumagamit ng online platforms at saka mga courier services. Opo. Unang-una, no, balik ako dun sa SIU natin. Ang SIU natin, kasama din itong mga warehouse, hub nitong mga courier services. Ini-inspect din natin yan at ini-educate natin yung kanilang mga staffs kung saan nagkaroon tayo ng mga previous incidents na itinatawag ng mga staffs nila na merong suspicious packages na pag-check natin, yun nga, may droga. From there, nagawa tayo ng investigasyon, may mga na-identify tayo ng mga personalities. Ito nga, nag-come up tayo ng isang buy-bust operation sa GMA Cavite, kung saan nahuli natin yung isang grupo ng mga kabataan dyan na gumagamit ng online platform sa pagbebenta ng marijuana. No? Nag-conduct tayo ng buy-bust operation kung saan nakarecover tayo ng more or less 6 kilos ng marijuana na papunta na sana sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Yes, yung grupo na na-monitor natin, sabi ko nga, grupo ng mga kabataan, kung saan nagpapadala sila ng illegal na droga, particularly marijuana, kinukonsign nila ito sa iba't ibang produkto. Pinapadala ito Luzon, Visayas, Mindanao. No? Meron pa nga, Rio Tuba, Palawan. Napakadami po. Mga kabataan po na bibiktima na ito. Kaya kailangan bantayan ng mga magulang, lalo yung mga kabataan. No? Kasi ang marijuana ang nagiging gateway drug. Magiging curious sila dyan, mag-upgrade sa shabu at iba't ibang uri ng illegal na droga. Kaya bantayan po natin ang ating mga anak. Dito sa mga drug pusher, no? Sa mga nariligaw ng landas na gumagamit ng online platforms, na umanda kayo, binabantayan na namin kayo. Aabutan na taabutan namin kayo at siguradong kulong kayo. Pero isa pa, no? Ang aming Director General, very particular, maaari kayong sumuko para mabigyan kayo ng tamang intervention at makapagbagong buhay kayo. Okay, sa ating mga kabataan, sa mga netizen, at sa lahat na po, no, na gumagamit ng mga online platform, itong mga Facebook accounts nga, at kung ano-ano pa, no? Kapag meron kayong nakitang mga grupo dyan, no, na na-invite kayo, at may nasalihan kayong grupo, na nag-aalok nitong mga illegal na droga na ito, no, itawag nyo po ito sa PDEA, sa PNP, no, para mabigyan natin action ito. Ang PDEA po, meron kaming online platform, itong isumbong mo kay Wilkins, kung saan lahat po, no, ng report ay sasalain namin dyan at bibigyan namin ng prioridad at aaksyonan. Hello? Hello? Ay, sino to? Ako yung nagchat sa'yo. Oh, pare, ano,
tulong natin. Kukuha sana ako. May item ka ba ngayon? Sige, send mo na lang yung bayad sa ano sa screenshot tapos pa-pick up ko agad sa rider para mapadala ko sa iyo. Ilang gram ba? 50 grams na sana. Pwede bang daanan ko na lang? Nasa Cavite kasi ako ngayon. Moving ako. Hey bro, hindi pwede kasi ano kami. Online lang tayo at saka yun ang process natin eh. Bakit? Eh, pwede naman yan. Mabilis kayo within the day pag natanggap ko yung ano, bayad. Sayang din to kasi baka sa iba pa ako kumuha. Ay, sandali lang ah. Saan ka ba ngayon? Dito sa Cavite. Sige pre, yung 50 grams, 3,000 bro ha? Sige, no problem. Sige, send ko sa'yo. Abutan lang tayo ha? Oo, sige. Okay, sige, bye-bye. Okay, good morning guys. Good morning, sir. So mamaya magkakasa tayo ng bypass operation sa area ng JMA. To be exact, sa may Capiz Street. So ito'y related din sa mga naging ano natin, pack-tracking investigation. So fortunately, makakapagkasa tayo mamaya ng yun na nga, bypass sa subject na si Camatoy. So ang background na itong target natin is itong grupo. So possibilities niyan armed and dangerous to. So pag nag-proceed tayo sa area, especially yung PB at saka yung arresting natin, bibigilat doon. Baka may mga kasama to. So hindi natin alam anong pwedeng mangyari doon sa area. So grupo nga, yun nga sabi ko, grupo to. So hindi natin maaalis na possible, may mga pwedeng mabalikan tayo kung may mga gamit sila din dito sa loob. So may mga tanong kayo? So, after na ito, pwede na tayo mag-jump off. So before siguro tayo mag-jump off, magdasal muna tayo. Pre! Tapos ka na yung item ang pinadala ko sa'yo. Sabi ko sa'yo, hindi ka mapapaya sa akin eh. Yung mga katropa mo, okay naman. Okay. Alam mo naman, busy-busy tayo sa online dahil alam mo, yun lang ang paraan para di tayo matiktika ng ano yun. Ano ba na, di ba? Sino to? Bata mo ba to? Pre, baka kumanta yan ha. Sigurado hindi ako sasabit yan ha. Nasa ba galing itong bata mo? Tapi-tapi? Okay. Tapi-tapi. Mga pala. Kasi Itan. Itan, kamusta ka naman Itan? Okay naman. Buti na ingano ka nito. Pare ko, alam mo naman ito. Magaling mo mag-recruit ng tao ko eh. Asya nga pala. Andito nga pala yung ano. Item na pinaparoon. Okay. Paano yan? Di, sana. Kailangan ko naman bayad. Mag-3,000. Kami ang mga PDEA agents, inaresto ka namin sa paglabag ng RA 9165. Pinapaalam namin sa iyo na ikaw ay may karapatang manahimik o magsawalang libo. Ano man ang sabihin mo ay maaaring gamitin laban sa iyo sa amang hukuman. Ikaw ay may karapatang kumuha ng isang tagapagtanggol na may sapat na kakayahan na hanggat maaari sarili mong pili. Kung wala kang kakayahan kumuha ng isang tagapagtanggol, ikaw ay pagkakalooban ng isa. Kung marapatin mong isang tabi ang iyong mga karapatan, ito ay nasa ilalim ng isang kasunatan sa patubay ng iyong tagapagtanggol. Nagtindam mo aming sinabi?